So ayun guys, kung makikita nyo, ito yung kasalukuyang status ng Facebook page ngayon. Kung makikita nyo, merong raid na nakalagay sa monetization ko. So ibig sabihin nito guys, nakagawa ko ng violation at hindi ako pwedeng ma-monetize sa ngayon. So ito kasi nakalagay, partner monetization policies. This page can sign up for monetization because it isn't following our partner monetization policies. So ibig sabihin nito guys, nakagawa ko ng violation kasi. Ayan, ayan kung makita nyo, meron akong almost 11,000 followers. So kasamang palad guys, hindi pa ako makapag-apply ng monetization dahil nga sa issue na to. Kaya kayong mga content creator, iwasan nyo lagi ang pag-upload kayo ng unoriginal content. Lalo-lalo na ang content na nanggaling sa ibang platform, tapos i-upload mo sa Facebook mo dahil madidetect talaga ni Facebook yan. Ayun, sayang oh, sayang yung followers ko. Tapos hindi na ako makapag-apply ng monetization dahil nga sa na-commit ko na violation. So ang gagawin ko lang nito guys is mag-appeal ako, tapos i-delete ko yung video na nagkakaroon ng violation, tapos i-review ni Facebook kung na-clear ko na ba yung mga video ko or eligible na ba ako ulit for monetization. Ayun, baka posibleng ma-monetize na tayo. Pero sa ngayon guys, back to zero lahat. Ito yung minimum of 250 weekly returning viewers ko nag-drop, pati yung minimum of 50,000 post engagement. So matatandaan ko kasi last yung hindi pa ako namunod ng violation na ganito, meron na kasi akong 35,000 post engagement. So ngayon nag-drop, nag-back to zero lahat. Nakapanghinayang, pero yan, hindi naman natin masisisi sa Facebook dahil hindi nagkulang si Facebook ng pagpaalala sa atin na kailangan gumawa tayo ng content kung authentic kayo nang galing sa atin, yung hindi nang galing sa ibang platform tapos re-upload mo sa Facebook. Kaya guys, ito, ingatan talaga natin to. Kailangan pagbutihin talaga natin. Isa na ako sa naging sample sa pagkakaroon ng violation. Ayan, so ito yung nangyari sa aking Facebook page.